Sana'y wala ng wakas kung pag-ibig ay wagas. Paglalambing sa iyong piling ay ligaya kong walang kambing. Kung di malimot ng tadhana, bigyang tuldok ang ating ligaya. Walang hanggan ay hamakin, pagkat walang katapusan kitang iibigin. Kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan, kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan. Kahit ilang ulit ako'y iyong saktan, hindi kita maaring iwanan. Oy, Ate Shawi, ha? Baka magalit ka sa akin, ha? Love na love ko yung mga kanta mo, Ate Shawi. Okay? So, umpisa na po tayo, ha? Paging Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Hello po. Ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa health benefits ng pagkain o pag-inom ng carrots at cucumber o pipino. So, carrots and cucumber, health benefits pag-uusapan natin. Aba, maganda tong topic na to. Alam niyo po ba na ang carrots saka ang pipino or cucumber ay mga ilan sa mga masasabing gulay na pwede mong kainin ng hilaw, di ba? Hindi naman lahat ng gulay pwede nyo kainin ng hilaw, di ba? Pwedeng hilaw, pwedeng niluto, pwedeng yung iba, hinihiwa-hiwa, tapos nginunguya-nguya, tapos kinakatas o kinakain din, no? So, pwede po yan. Ngayon, ano ba maganda dito sa dalawang pag-uusapan nating gulay? Kasi, kung titingnan nyo po yung health benefits ng bawat isa, ay magugulat kayo, napakarami pala, pati sustansya. So, isa-isayin natin, no? Pag-usapan muna natin yung tungkol sa mga carrots. Alam nyo po ba ang health benefits ng carrots? Punong-puno po ito ng nutrition. Maraming vitamins and minerals. Mga vitamins na tulad ng vitamin A, napakataas po. Kaya madalas natin marinig na para luminaw ang mata, ay mag-beta-carotene. At ito pong carrots ang isa sa masasabing gulay na pinakamayaman sa beta-carotene. Tingnan nyo po yung vitamin A, 276% of your daily requirement. Aba, okay. May vitamin K, folate na importante po sa ating paggawa ng pulang sangkap ng dugo. Vitamin B, lahat ng vitamin B halos nandyan. Andyan na yung 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Yung folate is vitamin B9 po yan. So maganda sa mga nerves. Di ba? May vitamin E. Sa mga minerals, halos kumpleto. Manganese, copper, potassium, magnesium, iron, zinc, and calcium. Yan po ang mga nutritional content ng pagkain nyo ng carrots. Ngayon, ang health benefits, bukod sa sinabi ko, maganda sa mata, tumutulong po ito para ma-improve ang ating balat. Malaking bagay po ito sa ating kidney function. So, isa sa kilalang gulay na maganda para sa mga kidney detoxification na tinatawag ay carrots. Pati yung cucumber, didiscuss ko yan mamaya. Ini-improve niya itong inyong panunaw or digestion. Maganda rin po ito sa mga liver function na mga may problema tulad ng fatty liver o hepatitis at ano pang may kinalaman sa atay. Tumutulong po ito na ma-maintain yung ating body heat. Rini-reduce nito ang chance na magkaroon kayo ng stroke. May antibacterial and antiviral property. Maganda sa mata tulad ng aking sinabi at tumutulong yan na manatili na healthy ang inyong mga ngipin at may anti-cancer. Yan ang benefits ng pagkain ng carrots. Ngayon, pag kinumbine nyo po ito tsaka yung cucumber, ito naman yung sa cucumber. So ano ba yung mga nutrition na kasama sa mga sa pagkain ng pipino? So mga vitamins and minerals. So tulad po ng carrots, vitamin B, mayaman na mayaman to. Bagamat vitamin A hindi masyado, carrots tayo pagdating sa vitamin A. Pero pag pinag-usapan yung vitamin B, pwede ang carrots sa cucumber. So yung mga nanghihina, makikinabang sa vitamin B.
yung mga may nerve problem o mga pamamanhid, vitamin B din ang mahalaga dyan. Then, sa mga minerals, kumpleto rin. Copper, potassium, manganese, magnesium, phosphorus, iron, zinc, kumpleto rin po yan. Meron din tong sangkap na mataas sa water content. Kaya maganda po ang cucumber. Kung yung isang tao hindi mahilig uminom ng tubig, eh pag kumain ka ng cucumber, ay mayaman po to sa water. So para ka na rin uminom ng tubig, di ba? So meron niyang protina, carbohydrates, fats, and dietary fiber. Kaya pag kumakain kayong pipino sa mga constipated, mapapansin nyo, mas napapaganda pagdumi nyo. Minsan nga tinuturo ko sa pasyente, yung cucumber, pipino, balatan nyo, tanggalin nyo lang po yung buto, grinegrade nila, tapos kinakain as is, no? Yung iba, sinasosaw sa suka, nilalagyan ng konting asin, pwede naman kung konti lang, mampalasa, at makakatulong po yan para makadumi kayo because of its dietary fiber content. Ano yung health benefits ng cucumber? So ito po ang health benefits. Alam niyo po ba na ang cucumber ay nakakatulong mabawasan ng sakit ng inyong mga kasukasuan? So yung mga may arthritis tulad ng gout, osteoarthritis, yung pagpapak lang ng cucumber, yung nakikita niyo po dyan sa image, eh minsan pati yung balat nga pwede naman kainin kung nahugasan nyo maigi. Nakakatulong po yan. Maganda magpababa ng kolesterol. Tumutulong din for weight reduction. Since more on water content siya, madali kang mabusog, pero minus the calories. Ini-improve nito yung inyong digestion, pareho sa vitamin sa carrots. Tumutulong din mabawasan ang inyong headache. It fights cancer. Tumutulong ma-rehydrate, madagdagan ng mga minerals niyo sa body. At may high silica content to na maganda para sa skin o sa hair. At tumutulong din to sa mga tao mataas ang blood sugar plus nakokontrol ang blood pressure nyo. So imagine nyo po na pag kinumbay natin yung dalawa. So meron ka ng isang pirasong carrots, may isang piraso kang cucumber. Okay, anong gagawin natin ngayon? Pag kinumbay natin itong dalawa, pwede nyo pong hugasan at hiwa-hiwain nyo lang, gawin yung ganito. So yung tinatawag na vegetable sticks, di ba? Lagay nyo sa refrigerator o di nakalagay siya sa isang palagay natin, baso o tasa, lagay nyo ngayon sa rep. Okay, every time yung mga kakilala nyo na mahilig magsigarilyo pero gusto niyang alisin yung yung craving sa sigarilyo, pwede pong kumuha ng isa dyan sa mga yan, ngata-ngatain lang niya habang malamig. Nakakatulong po yan, mabawasan yung craving o parang paglalaway nyo sa sigarilyo. Ngayon, pag hiniwa-hiwa niyo yan at gagawin naman natin na pwedeng kainin ng ganyan, pwede nyo lutuin. Para sa akin, mas maganda yung fresh nga eh. Tapos, gusto nyo i-juicer o i-blender. So, kung i-juicer natin o blender, syempre, ang ating main ingredients, hiniwa-hiwa na carrots o kaya cucumber. So, kailangan meron kang juicer or blender. So, anong dami, Dok? Eh, usually, na-advise ko, maski na isang pirasong carrots, isang pirasong na cucumber, mas maganda to pag ginawa nyo yung juicer, ininom nyo agad. O kaya linagay nyo sa rep na hindi naman tatagal na overnight. Mas maganda pa fresh ito kinakain o iniinom yung katas mismo. So, yung fiber content, syempre, nandun sa may laman. So, hindi lang juicer. Blender nyo po, pwede. You add a little water, eh, pwede na po yon. So, ang recipe natin, yung carrots and cucumber, paano ginagawa? So, hiwa-hiwain nyo lang, ilagay nyo ngayon sa juicer nyo. Syempre, yung tamang fitting. So, make sure na huwag naman sobrang tigas na carrots kasi may carrots sobrang tigas, di ba? Eh, masisira po yung juicer nyo, blender nyo. Then, make sure cut nyo ng maliliit na hiwa lang, yung tama lang na mag-fit sa inyong juicer o kaya sa blender. Then, make sure then na pag may mga mas titigas na parte, hindi nyo pagsasama-samahin na isang pasukan dun sa blender or juicer na lahat ng mga hard parts. Kailangan may mix yung hard sa soft. Then, you may add water if you want. Then, i-pour nyo na yung juice, kunin nyo yung juice, enjoy nyo na kagad, inumin nyo na kagad. Mas maganda para makuha nyo po yung mga sustansya ng aking nabanggit. May mga pasyente magtatanong, Dok, hindi makadumi. Pwede yan. Maganda po yan sa hindi makadumi. Sa mga may indigestion, sa mga may hyperacidity, pwede po ba yan? Pwede po yan. Yung mga may kabag, pwede din yan. So, ang tanong, kano karami, Dok, iinumin ko sa isang araw? Sa advice ko po sa mga pasyente ko, maski na every other day lang, huwag yung araw-arawin. Bakit? Kasi yung sobrang pag-inom ng carrot juice, ay nagkakaroon ka ng hypervitaminosis A.
Masyadong tumataas yung vitamin A nyo sa katawan at yan ay nagdudulot ng paninilaw ng balat pati ng inyong mata. So hindi ko ina-advise. So saan talaga makikinabang? Lahat ng mga health benefits na banggit ko, makikinabang po kayo. Huwag nyo nang lagyan ng asukal. Kung diabetic kayo, pwede nyo inumin yan maski diabetic kayo, every other day lang. Usually may mga pasyente na sinasabi meron silang mga bato sa bato o madalas sila may UTI. Pwede ba to, doc? Sinasabi ko, pwede. Kasi meron pong mga carrots, cucumber juice na ina-advise for kidney cleansing. So yung mga madalas may UTI o kaya may bato sa daanan ng ihi o mahapdi umihi, mahina pag-ihi, eh pwede nyo pong itry ito. So yan po yung mga alternative na pwede nyo gawin. Pero syempre, kung meron tayong infeksyon, kailangan natin antibiotics. Kung may bato na nakaharang, nakabara, namamagana yung daanan ng ihi, eh maaaring hindi makuha sa mga pag-inom ng ganito. Dapat patingnan nyo po sa urologist para masiguro kung kinakailangan tanggalin to, either sa pamamagitan ng operation o ng mga gamot na pwedeng ipayo sa inyo. Okay? So sana meron po akong na-share sa inyo na tungkol sa kahalagan lang ng pag-inom ng carrots and pipino or cucumber juice. Safe po yan. Saan bibilin? I'm sure may magtatanong, ay, huwag ko kayo pumunta sa drugstore. Siyempre pupunta kayo sa palengke. Diba? O, huwag naman kalimutan. Please, mag-like naman kayo, mag-subscribe, at click nyo na rin yung notification bell. Sa mga detalye ng aking clinic, nandyan po. I-click nyo lang po yung nakaganyan po dyan sa tabi ng title. Okay? Tapos yung thumbs up, nandyan din. I-thumbs up nyo po. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!